Previously on All Rock Motorvlog. So yan, eventually, tapos na siya. Tapos ko na ibalik lahat. Pero hindi ko pa nilagay ulit yun dito. Maghahanap ako today ng Allen screw na medyo mahal pa para dito. And then tomorrow, ma-schedule na yung upuan natin for about 3. So bukas pupuntahan natin yan. And then, sabihin na rin natin yung pagpapre-fiber ng kombucha natin. So yan, I'll see you guys tomorrow. Pa-push! What a good Sunday morning, guys. Yes, kinabukasan na po ito ng kinabukasan. So yeah, we're on our way. We're on our way to Espinas Bayan. I-meet natin. I mean, pupunta natin yung shop ni Pops Oscar. Siya po yung gagawa ng ating seat cover. So, shoutout sa'yo, Pops Oscar. Pero, may pupuntahan muna tayo bago tayo pumunta doon. So, let's go. See you on the road. So, yes, welcome back, guys. Tapos na tayo doon sa una nating ginawa. Yun nga, so we're currently going to Espinas Bayan para ipagawa tong seat cover natin kay Pops Oscar. So yun, as you can see, I already installed the new windshield. And then, itong side mirrors na install na rin natin. Bar and side mirrors. Yeah, successful naman ang pagkaka-install niya. Maganda siya sa motor na to kasi may visual, yung visual ko dito sa side mirror na to maganda naman. Nakikita naman yung both sides. Hindi siya pangit when it comes to aesthetics, and then in short, useful talaga siya. I mean, useful pa rin siya. Same sa stock side mirror. And then ito, yung tank pad natin bago na rin. Hindi siya, eventually hindi siya ganun kadikit. Madikit yung pinakapandikit niya sa tank, pero yung dikit niya between the tank and yun, alam mo, parang double-sided siya. Ganun yung ginamit sa kanya. So parang medyo umaangat-angat. Pero okay lang. Puro lang naman siya anyway. So yeah, gusto ko lang sana masagot yung mga tanong ng mga subscriber natin din sa channel. Or yung mga visitors natin din sa channel natin. Maraming tanong eh. Wait, saan ba ako pwede magsimula? Okay, may nagtanong kung ano-ano na ba yung mga nabago ko din sa motor na to or mga nadagdag ko. So let's start sa major na dagdag ko. Let's start sa battery. Napalitan ko na yung battery nito. Because ang kagandahan dito sa battery na pinalit ko, I mean, sa kagandahan dito sa stock na pinalitan natin, sa stock battery na galing dito sa motor na to, tumagal siya ng 18 months. Actually, 19 months siya tumagal. So, ang usual kasi na yung lifespan ng battery is around 1 year, 1 and 2 months, mga ganun. Dapat palitin na siya. Pero yung sa akin, tumagal siya ng 19 months. So, it's a good thing kasi medyo nakatipid tayo doon. I mean, nakatipid talaga tayo. So, yun. And then, the ignition coil, I changed it to Q-Tech ignition coil. And then, ano pa? Yung Iridium spark plug, napalitan na rin natin. Let's go sa accessories naman. Sa accessories, yung mga una kong... Oh wait, idagdag ko lang pala sa pinalitan ko sa mga semi-major na parts ng motor na to. Yung sprocket, rear and back. Rear and front. Tama ba? Oh yeah, front and rear. Sprocket. Pinalitan ko siya ng 16 and 42. 16 sa harap, 42 sa likod. Para sa dagdag hatak niya. I don't know kung tama ba yung combination. Comment down below na lang kung ano ba yung tamang combination para sa hatak. So yun, and then the chain, of course, ilang beses tayo nagpalit ng chain. Kasi medyo maluwagin yung chain natin. Kasi
dahil sa shock natin sa back, yung monoshock natin eh medyo palyado na. So yun, yung monoshock ko hindi ko pa napapalitan guys kasi medyo may kamahalan siya. Pero I'm planning to buy one soon. And then what else? Yung ball race, yung ball race kasi niya eventually mga 1 or 2 weeks bumigay na kagad siya kasi I think hindi siya compatible actually sa ganitong racing bike ang ball race. I don't know kasi parang yung bigat na ano mo sa steering dito sa manibela is talagang naka-lean ka kasi sport bike siya guys, so usually naka-lean ka, basta yung bigat mo nasa manibela. Hindi ko alam yung tamang term. Well, tapos, ayun, pinalit ko sa kanya yung snuckle bearing, guys. Kasi mas malaki yung, ano niya. Yung, mas malaki yung, pinaka, hindi ko alam yung mga term. Pero, mas malaki siya, guys. Mas malaki yung support niya, kumpara sa ball race. And then, what else? Sa kulay naman ng motor, yeah. Saka dalawang palita tayo ng kulay ng motor. Actually, 3. Yung una is ako yung kumuha, which is Pinay looks ko lang siya. Eh, turn out na sobrang pangit niya. Kasi, I strongly suggest na huwag niyong gagawin yun. Ipapilox nyo or yung mga pipitsuging spray paint. Huwag niyong pong gagamitin yun sa motor nyo kasi nag-ano siya guys eh. Kapag naiinitan yung pilox, parang nabibitak and dumidikit siya kung saan man kayo. Halimbawa, mainit diba yung motor nyo? Yan, didikit-dikit yung mga kung ano-ano doon sa pintura ng pilo. Pwede siguro, I haven't tried it yet ha. Pero sabi daw nila maganda raw ang samurai paint. So, yun, baka pwede nyo i-try. Then tell me kung okay ba siya. Comment down below na lang kung okay ba yung samurai paint para sa mga flarings or any kind of, you know, paint work. So yun, nakatatlo na tayong ano, palit ng kulay ng motor. Yung dalawang palit is si, again, si Pops Ron yung naggawa, which is yung gunmetal and then yung gunmetal and then matte red. And then ito nang ubod gandang tsura ngayon natang nitong motor na to. So what else? Yung ano, itong foot peg, pinalitan na rin natin to way before pa. Cause I already saw sa page ng FB page ng Z200S Enthusiast Philippines na common issue siya lalo na kung mabigat yung taong sasakay. So yun, pinalitan ko siya, napuputol kasi kagad siya. Ang pinalit ko sa kanya is solid steel and then may binili akong footrest sa Lazada before. So yung kinumbine ko lang yung idea and then mas pinatibay ko lang. So solid metal na siya yung pinaka foot peg natin guys. Ayun, yung mudguard natin sa likod. Siyempre, napaka-importante yung mudguard natin sa likod. Kasi, lalo na kapag naulan. Kasi gusto ko sanang gawin itong motor na to talagang all-weather. In a way. Para alam mo yun. Kasi ito lang naman talaga source of transportation natin eh. Yung pinaka-easy way. Papasok ng opisina. And then, what else? Ito, yan. Yung side mirror. Itong bagong side mirror natin. Itong windshield. And then nagpalagay ako ng eyelid ng kilay sa headlights natin. And then some lights, mga underneath lights para sa ano, kapag madilim, tayo bumibiyahe, makita pa rin naman tayo. Pero yung mga ilaw naman na kinabit ko is hindi naman siya destructive ka. Nakaka-distract in a way sa mga nasa likod ko or nasa harapan ko. I make sure about it. Kasi ako rin naman eh, ayaw ko rin naman nagaganon. Well, ito pala yung what do you call this? Charger/ voltmeter. As you can see here, ito. Yan. So, ayan. Yan yung mga parts na napalitan na natin. So, yan. We're here na sa pwesto ni Pops Oscar here sa Las Piñas Bayan or it's still Pulanlupa. So yan, kung gusto nyo magpagawa sa kanya, punta lang kayo dito. Ayan, paglagpas lang siya actually ng konti ng iglesia. So yan, nandito na tayo and I'll be back later guys.
to give you the final look of our motorbike, Kuro. So see you guys later. Hey sir, thank you ulit. So welcome back guys. So yun, nakita nyo naman kung paano ginawa ni Pops Oscar yung seat cover natin. And sobrang ganda guys. I can't wait to show you all yung kung anong kinalabasan. So wait lang, may ipapagawa lang tayo dito. BRB ulit. So yun, dumaan muna ako ng kalma para magpa-sticker guys. Sorry, paputol-putol tayo. Yun nga, natapos ang ating final step para sa final look ni Kuro or Bike, the Z200S. Magmamontage po na tayo ulit para sa final look guys. And sana magustuhan nyo. And again, the montage will start in 3, 2, 1.
yun na! Yun na yung final look ng ating motor na Z200S na Sekuro. And sana guys, nagustuhan nyo yung concept na ginawa ko dito sa motor ko. And if you like it, again, please give it a thumbs up. And then, share nyo na rin po ito sa mga kaibigan nyo na gusto mag-motor. And then, owner din ng Z200S. So, again, shout out kay Pops Ron Recam of Ron Arcam, of Arcam Paintworks. And kay Sir Oscar ng Oscar Upholstery. Maraming salamat sir sa napakagandang gawa. And mabuhay kayong lahat. And so that's about it for this episode. I hope you all enjoy this episode. And again, share this to all the friends that you have. Basta share lang ng share guys. And don't forget to hit that subscribe button para naman ma-update kayo lagi sa mga bagong videos, as well as the bell icon para lagi kayo no-notify kapag may bago akong uploads. So, yun lang. Again, maraming salamat po sa lahat ng bagong subscribers and to all my all and you actually. To all my new and old subscriber, maraming salamat po sa pagsuporta sa channel natin. That's about it. And this is your boy Allrock signing out. Wait for it. Peace out. I'm out.